Naduduwag na yata itong self-appointed son of God. Bakit? Biruin ninyo yung mga co-accused niya, sumuko na o nahuli, pero nakapagpiansa na. Samantala itong si Apollo Kibuloy na nagpapakilalang nagmamay-ari ng sanlibutan at kaluluwa ng mga tao, eh ngayon hindi na makita at nagtatago na. Inilunsad na po ang manhunt operation laban po dito kay Apollo Kibuloy ng Philippine National Police at saka ng National Bureau of Investigation. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin po makita ito sa kanyang pinagtataguan. Pero naniniwala po ang ating mga otoridad na ito pong si Apollo Kibuloy nandito pa rin po sa Pilipinas at hindi pa po nakakalabas ng bansa. Sapagkat ayon po sa datos ng ating Bureau of Immigration, eh hindi pa nga po ito nakakalabas ng bansa. Pero we are hoping na tama po sila. Sapagkat hustisya po ang hinahanap dito ng publiko at sa kakatotohanan. Dati sinasabi po nitong si Apollo Kibuloy, dalhin sa proper forum at doon niya po haharapin ang mga issue na yan na ibinabato po sa kanya. Ngayon, nasa proper forum na po, nasa korte na, partikular, diyan po sa City of Davao, na baluarte nyo pa nga kung tutusin. Pero bakit hanggang ngayon, hindi po kayo humaharap? Alam nyo, ito pong si Apollo Kibuloy, samut-saring problema po ang kinakaharap nito sa kasalukuyan. Balikan lamang po natin ang ilang po diyan. Una, taong 2018, sinampahan po ng kaso ito sa Estados Unidos para po sa samut-saring paglabag sa mga batas doon, kasama po ang mga sexual abuses, human trafficking at saka money laundering. At dito naman po sa Pilipinas, sa Senado at Kongreso, parehas po siyang kumakaharap sa mga issue. Unahin po natin ang Kongreso. Ang Swarasug Media Corporation na nag-ooperate sa pangalan pong SMNI or Sunshine Media Network Incorporated or International ay maaari po ngayong matanggalan ng prangkisa. Inaalam po ngayon ng mga kongresista kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari ng nabanggit na korporasyon. At bilang katugunan dyan o sa paghahanap po ng kanilang kasagutan, sa kanilang mga katanungan, eh ipinatatawag po nila itong si Apollo Kibuloy pero hindi po talaga dumating itong si Apollo Kibuloy. Kaya naman, mauuwi na rin po sana iyon sa paglalabas ng order of arrest ng House of Representatives. Pero sa kabilang dako, sa Senado, nagkaroon na nga po ng order of arrest. Ganun pa man, parang ika nga, moot and academic na po yun sapagkat ito pong si Apollo Kibuloy ay meron na pong warrant of arrest mula po sa korte. Pero siyempre, bahagyaan po natin kwentuhan din ng ito pong nangyari sa Senado. Sa Senado, siya po ay inirereklamo sa mga kasong sexual abuses, pangmumolestya, paglabag sa labor laws, human trafficking at iba pang mga krimen. Mga seryoso po lahat ang mga ito. Pero ganun pa man, every now and then sinasabi po ng kampo ni Apollo Kibuloy at siya mismo na haharapin niya po sa proper forum ang mga tao na yan. Ngayon, isa po dyan, nandun na sa City of Davao, nagsampa ng kaso. Kaya kung talagang merong katotohanan ng mga sinasabi po nitong si Apollo Kibuloy, eh dapat harapin niya na po ito. Paano niya po haharapin ito kung siya po ay nagtatago? Dito sa balita pong re-reaction na natin, eh inilunsad na po ng ating Philippine National Police ang manhunt operation laban po sa kanya. Panoorin po natin at reaksyonan po natin ang balita na ito, mga tol. Ikinasana po ang manhunt operation ng mga otoridad laban po kay Apollo Kibuloy na nahaharap po sa patong-patong na kaso. Tanging si Kibuloy na lang po kasi ang hindi pa sumusuko sa anim na subject nung pong warrant of arrest. Hindi ka ba nahihiya niyan, Apollo Kibuloy? Nagpapakilala kang leader nila, self-appointed son of God, at walang kinakatakutan kung hindi ang Diyos Ama mo. Pero ngayon, natatakot ka para sa iyong buhay. Eh di hamak na mas matapang pala sa iyo itong mga tauhan mo. Sapagkat sila lumabas, lumantad sa publiko, nakapagpiansa na. Eh bakit ikaw, hindi mo magawa yan, Apollo Kibuloy? Paano pa ngayon maniniwala sa iyo yung mga sumasampalataya sa paniniwala ninyo?
Alam niyo, you must live but by example. Kung nagagawa nila na sila ay harapin ang kinakaharap na kaso, dapat ikaw mismo ang nangunguna dito. Ano ba kinakatakot mo? Baka hindi ka na makalabas pagka ikaw ay sumuko? Marahil baka ganun, ano, mga tol, kasi alam niyo ito pong si Apollo Quiboloy, meron po itong kinakaharap na kasong qualified human trafficking. At kung yung mga kaso nila ngayon na sexual abuses in relation to child abuse ay bailable, pero yung qualified human trafficking, hindi po ito bailable kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Baka akala nitong si Apollo Quiboloy, mahina lamang ang ebidensya. Kaya ginaganito-ganito niya lamang. Pero dapat kung inaakala mong mahina ang ebidensya katulad ng sinasabi ninyo, dapat sumuko ka. Dahil unang-una, makakapagpiyansa ka kapag ka mahina ang ebidensya. Tuloy natin ito, mga tol, ha? Inilabas ng isang korte sa Davao City. Detalye ng ulat yan. May live report si Mar Gabriel. Yes, Ali, nagpapatuloy ngayon yung koordinasyon ng otoridad sa mga abogado nitong si Apollo Quiboloy para nga sa kanyang kusang loob na pagsuko. Nasaan na yung mga sinasabi ninyo? Ikaw, Attorney Ferdinand Topacio, nasa proper forum na ngayon yung kaso. Nasa City of Davao, Regional Trial Court na. Ano pa ngayon ang inaantay ninyo? Ang dami niyong mga dahilan. Pare-parehas kayo ng dahilan sa mga ipinagtatanggol ninyong tao. Alam niyo, magkakaparehas talaga ang mga alibay ng mga tao na ito. Si Gerald Bantag, si Arnulfo Tevez, at ngayon si Apollo Quiboloy, para daw po sa kanilang kaligtasan. Huwag niyo nga kaming lokohin. Walang papatay sa inyo. Kasi ang alegasyon sa inyo, kayo ang nagpapapatay. Hindi kayo ipapapatay. Pero si Gerald Bantag, malamang sa malamang, pag ito'y napiit sa New Bilibid Prison, sa dami ng inagrabyado nitong persons deprived of liberty, baka hindi tumagal yon sa loob ng national sa New Bilibid Prison, ano, ang ating national penitentiary. Kaya ngayon, tago ng tago. Oras naman daw na mapatunayan na may nagkakalong sa kanya ay maaari din silang maharap sa kaso. Sinadya ng mga operatiba ng Davao Police, CIDG, at National Bureau of Investigation ang resort na ito sa Samal Island na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy para isilbi ang kanyang warrant of arrest. Pero wala doon si Quiboloy, kaya nag-iwan na lang sila ng kopya ng warrant. Kaninang umaga, nagtungo rin ang otoridad sa Tamayong Prayer Mountain sa Davao City, pero wala rin daw doon si Quiboloy. Wala si Quiboloy, wala si Quiboloy. Nasaan ka na, Quiboloy? Nak ng teting naman na yan, oh. Sabi ninyo, haharapin ninyo kaso ninyo. Tapos ngayon, nandiyan na sa korte. Ayaw nyo namang harapin. Sinungaling kayo kung ganun. Paano pa maniniwala sa inyo? Ang tao niyan, higit sa lahat, dapat ka pa bang paniwalaan ng mga taga sampalataya sa'yo? Yung mga sumasampalataya sa'yo? Kasi ang paniniwala ng mga ito, mga tol, si Apollo Quiboloy ang daan. Si Apollo Quiboloy ang pag-asa para maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Tapos ito ngayon, simpleng pagsubok sa tao pa lamang po ito, ha? Hindi pa po ito gawa ng usaping espiritual. Tao pa lamang. Natatakot na siya. Paano niya pa may paglalaban ng mga kaluluwa ninyo? Maliwanag na niloloko kayo nitong si Apollo Quiboloy dito, mga tagasampalataya niya. Kasi dito pa lamang ayaw niya nang harapin. Inuulit po natin, lagi nilang pinagdidiinan proper forum. Nasa korte na ngayon. Hindi na po yan Senado. Hindi na po yan Kongreso. Korte na po yan na independent po sa ating ehekutibo. Kung sa paniniwala ninyo, pinapersecute po kayo ng kasalukuyang gobyerno, ito na po yung proper forum para patunayan ninyo na mali po ang mga inaalegasyon laban sa inyo. Pero wag nyo po kaming i-gaslight, ha? Kasi hindi po ang kasalukuyang gobyerno na ito ang dahilan kung bakit meron po kayong kaso.
panahon pa lamang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinampahan na kayo ng kaso. Hindi pa Pangulo si Bongbong Marcos that time. Pero ano ang ginawa ng Duterte administration? Tinulugan ito. Outrightly dinismiss ng prosecutor yung isinampang reklamo ng biktima diyan sa City of Davao. Kaya umabot po ito sa Secretary of Justice sa kanilang pag-apela, yung tinatawag na petition for review. Pero ang ginawa ng noon ay Secretary of Justice o Department of Justice, tinulugan ito. Buti na lamang pumutok ang issue na ito sa kasalukuyan at talagang wala nang magagawa kahit sino siguro ang nakaupo dyan sa DOJ. Kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin at ganun nga ang nangyari. Inaksyunan at inutusan ang prosecutor dyan po sa City of Davao na isampa po ang kaso. Alam niyo, ito pong mga ganitong pagkakataon, wala kasing karapatan ang prosecution para outrightly i-dismiss ang kaso kung meron pong mga ebidensya na inilatag ang nagrereklamo. Napanood na po natin yan sa napakaraming pagkakataon sa balita. Katulad po nung nangyari kay Bong Navarro. Diba kung matatandaan ninyo, binasura ng prosecution yung kasong isinampa ni Bong Navarro doon sa mga, kumbaga nag-counter si Bong Navarro dito eh. Pero ano ang naging aksyon ng ating Court of Appeals? Kinatigan si Bong Navarro at sinabi sa prosecution sa Taguig na i-file ang kaso. Wala daw sa kanila ang jurisdiction para po mag-decide kung sino ang tama at mali sa dalawang party. At ganun na ganun din, maaari ang nangyari dito kay Apollo Quiboloy. Kaya ipinasampa ng Department of Justice sa korte ngayon, nagresulta sa pagkakakaso kay Apollo Quiboloy at wanted na siya ngayon para po sa paglabag sa Republic Act 7610. Tapos ngayon, tago kayo ng tago. Mga anak ng teteng talaga itong mga tao na ito. Pero kung meron mang mga lubos na tatanga-tanga dito, mga tol, yung mga naniniwala sa mga tao na ito na pinaghahanap ngayon ng batas. Una na rin silang nagsilbi ng warrant of arrest sa Kingdom Compound kahapon kung saan ang administrator at abogado lang ni Quiboloy ang humarap sa kanila. There is a possibility na maaaring wala po siya sa ngayon sa Davao region. But then again, I would like to take this opportunity nga na manawagan kay Pastor at sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga supporters at pati na rin po sa kanilang mga abogado na ito naman po ay ang mga warrants of arrest po na ito, inisyo naman po ng ating korte, ay bigyan po natin ito ng respeto at sana. O nananawagan po ang PNP sa pangunguna, syempre, ng spokesperson na ito na si Attorney Jean Fajardo, Police Colonel po ko siya, no? Diyan po sa ating Philippine National Police, na irespeto po ninyo ang korte. Irespeto po ninyo ang batas. Kung talaga kayo merong pagrespeto, eh susuko kayo. Huwag kayong matakot. Anak ng teteng, self-appointed son of God ka. Buti pa yung limang tauhan mo. Humarap. Matatapang pa ba sa'yo itong mga naniniwala sa'yo? Sila na naniniwala na ikaw ay appointed son of God, humarap sa kaso nila. Samantala ikaw na nagpapakilalang self-appointed son of God, eh ayaw mong harapin itong problema na ikaw mismo di umano ang gumawa. Ano nga po, through the intercession po ng kanyang abogado ay harapin na lamang po niya ito. Anyway, bailable naman po itong mga kaso po na ito. 200,000 bailable. At kayang-kaya mo yan, baryang-barya lang sa iyo yan, Apollo Quiboloy. O baka tama yung hinala namin na anytime lalabas yung warrant of arrest para sa qualified human trafficking at ito ay non-bailable if the evidence of guilt is strong. Kaya ngayon, ikaw ay nag-a-advance ng mag-isip. At pagka sumuko ka, baka hindi ka na makalabas kasi non-bailable yung qualified human trafficking. Kung magpapile ka man ng petition for bail, eh sigurado aabutin ito ng buwan o taon bago ma-resolusyonan ng korte. At may posibilidad na malakas ang ebidensya sa'yo kaya hindi ka na ngayon susuko at magtatago na lamang. In short, duwag ka, Apollo Quiboloy. Ha? Matapang lang kayo sa pagsasalita sa harapan ng publiko.
May pasabi-sabi ka pa sa kasalukuyang gobyerno, partikular sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng panggigipit sa iyo? I-prove mo ngayon. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pagharap sa mga kaso na 'yan. Alam mo, 'yun lang naman ang gagawin mo eh. Haharapin mo lang sa korte ang mga kaso na ito. At ang ehekutibo, ang National Prosecution ang magpapatunay na ikaw ay may kasalanan sa mga ibinibintang sa iyo. Kung hindi nila mapatunayan 'yon, di napakaganda para sa iyo, di maa-acquit ka. Sabi niyo, 'di ba, mahina ang ebidensya, gawa-gawa lamang ito? Eh bakit ayaw niyo sumuko? Eh baka malakas talaga ang ebidensya na alam ninyo. O to be more specific, baka ginawa mo talaga 'yan, Apollo Kibuloy. Kaya ngayon, takot na takot ka sa ginawa mo. Minumulto ka na ng mga bagay-bagay na ginawa mo kung totoo ang sinasabi sa iyo ng mga biktima na yan. Nung pisong itinakdang piyansa ng korte para sa kasong sexual abuse, habang 80,000 piso naman para sa kasong child abuse. Kahapon, una nang sumuko at naghain ng piyansa ang tatlo sa... Hindi ka ba nahihiya sa mga ito? Mga tauhan mo sila, sumuko sila? Matapang nilang hinarap yung reklamo laban sa kanila na kung tutuusin, ikaw ang may kagagawan daw. Kasi itong mga tao na ito, mga tol, mga napag-utusan lang daw ito eh, ni Apollo Kibuloy. Wala silang magawa, naniniwala sila doon sa kanilang leader eh, na pag-uutusan, kaya sumusunod sila ngayon. Tapos, ikaw na nag-uutos, di umano, ikaw pa ngayon yung nagtatago. Nang teteng na yan. Sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy, kaninang umaga, kusang loob na rin sumuko ang dalawa pang akusado na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Umaasa ang otoridad na kusang loob din na susuko si Kibuloy. Lima silang lahat ha, na mga taga-pagsunod mo, taga-sunod mo. Tapos ikaw na nagpapakilalang leader nila, ikaw pa ngayon yung nagtatago. Mahiya ka naman sa balat mo, Apollo Kibuloy. Ha? Patunayan mo sa mga followers mo na karapat dapat ka sa pagtitiwala na ibinigay nila sa iyo. Nagnanteteng. Hopefully, sana nga, today, tomorrow, lulutang si Pastor Kibuloy to face these charges kasi... Pero ako, sa totoo lang mga tol, hindi na ako naniniwalang lulutang pa ito si Apollo Kibuloy. Ano? Although optimistic ito pong ating PNP na lulutang si Apollo Kibuloy, ako hindi na ako naniniwala rito na lulutang pa ito. Advance na mag-isip yan dahil tingin ko ah, opinion ko lang naman ito. Hindi ko sinasabing totoo, pero opinion ko ito. Malamang sa malamang, totoo yung mga sinasabi ng mga nagre-reklamo sa kanya. At alam niya yon sa kanyang sarili. At dahil alam niya yon sa kanyang sarili, eh siya ay mapapatunayang guilty beyond reasonable doubt pag nagkataon. Eh makukulong siya, eh nasanay sa buhay ng sanglibutan. Pero ini nyo, ha? Kung totoo yung sinasabi ng mga nagre-reklamo sa kanya, bago makasiping, kailangan pang gumamit ng lotion, mag-shampoo ng palm olive. Ewan ko kung totoo yung sinasabing pinag-shave pa daw. Naku nang teteng na yan. Bakit may ganun pa? Kailangan pang mag-shave. Ha? Ay, naku. Tuloy nga natin itong pinapanood natin balita. Kung nakasama niya dito sa warrant na ito, yung lima ay all accounted for na. Siya na lang ang hindi pa. Na lang. Alam natin marami pong sumusuporta sa kanya. And, ito ha, babala po ito ng Philippine National Police. Sa mga taong nagkakanlong dito kay Apollo Kibuloy, eh baka madamay po kayo. Magkaroon po kayo ng kaso pag nagkataon. We are hoping and praying na cooler heads will prevail para po hindi po tayo humantong po na magkagulo po ang sa parte po ng mga police o other law enforcement agencies po na mag-i-implement po nitong warrant of arrest po. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng binuong tracker teams para tugisin si Kibuloy na pinaniniwala ang hindi pa nakakalabas ng bansa. Tuloy din ang koordinasyon nila sa mga abogado para kumbinsihin ito na harapin ang kanyang mga kaso.
may babala naman ang PNP sa mga posibleng nagkakanlong kay Kibuloy. We want to appeal for those taking care kaya nagkakanlong po o nag-accommodate po kay Pastor Kibuloy. Ang pinagkaiba po nito sa Warren Soparez na inisyo po ng Senate ay maaari po kayong maharap sa kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapaila ng kaso po harboring a wanted persons po. Oh, nadinig ninyo? Ah, yan po ay obstruction of justice. Meron pong presidential decree dyan na mapapakinggan natin mamaya sa balita. Kapag kayo po ay intentional na tumutulong dito kay Apollo Kibuloy para itago po siya, maaaraw po kayong mapagharap ng kasong kriminal at maparusahan ng pagkakakulong. Mag-isip-isip po kayo ng tama. Sa bagay, eh baka naman ang kapalit ng pagtatago ninyo kay Apollo Kibuloy ay kayamanan. Napakayaman nitong si Apollo Kibuloy eh. O, tuloy po natin ang sinasabi dito sa balita, mga tol. Samantala, ayon kay General Delbo, nakipag-ugnayan na sa kanila ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado para sa paghahain ng arrest order laban kay Kibuloy. Ano mang araw ay darating daw sila sa Davao. Mayroong gray area na rin dyan, but I'm not a lawyer to speak freely on that, the lawyers, talk about it. But, meron ng gray area. Oh, medyo ang usapin na yan ay maaaring magkaroon ng legal question doon sa custody. Pero sa aking pananaw bilang criminologist, mamamayani po dyan kung ano ang kinakaharap na kaso nitong si Apollo Kibuloy sa korte. Ito ha, opinion ko lamang po ito bilang criminologist. Bagamat sinasabi ni General Delbo na dapat abogado na ang magsabi niyan, eh tayo naman dito sa ating programa, eh wala namang magpipigil sa ating magbigay ng opinion. At naniniwala naman ako na ang opinion na sinasabi natin dito, hindi naman natin pwedeng gamitin basehang legal. Ha? Paniniwala lamang po natin ito. Pero sa paniniwala ko at opinion ko, kapag ka nahuli ito pong si Apollo Kibuloy, ang magkukustudiya na po dito ay ang ating korte. Ha? Hindi na po ang Senado. Kaya nga sa pahayag nitong si Senador Riza Ontiveros, ay kung sakasakaling mahuhuli na si Apollo Kibuloy, ay papaharapin na po nila ito sa Senado. Pero syempre, yan ay pakikipag-usap muna sa ating mga otoridad, particular sa magte-take into custody kay Apollo Kibuloy. Kasi ganito po yan, mga tol. Eh. Ang kasong kinakaharap po ni Apollo Kibuloy ay sexual abuse in relation to Republic Act 7610 or child abuse. At ito po ay di umano'y nangyari sa City of Davao. Kaya basically, kapag nahuli po itong si Apollo Kibuloy, siya po ay ididetene sa City Jail ng Davao City. At mula po dyan sa City Jail ng Davao City, eh pakikiusapan po ng Senado kung kinakailangan humarap siya sa Senado para mag-appear siya doon, yung City Jail ng Davao. Ganun po yung magiging proseso dyan. Hindi po the other way around na ang korte ang makikiusap sa Senado para po paharapin sa korte ito pong si Apollo Kibuloy. O, pakinggan pa po natin ang balita, mga tol. Pupunta dito ang Office of the Sergeant at Arms, armed with that arrest order, we will be more than willing to assist them. Ali, tiniyak naman ng Davao Police na hindi nila bibigyan ng special treatment itong si Apollo Kibuloy. Nangako rin sila sa mga taga-sunod at mga taga-suporta nito na poprotekta nila yung kanyang mga karapatang. Pero sa totoo lang, mga tol, kahit sinasabi po ng ating PNP na hindi nila bibigyan ng special treatment yan, mangyayari pa rin po yan. At ako'y naniniwala ako na baka pagka hinuli po itong si Apollo Kibuloy, hindi po basta-basta rin ito magtatagal diyan sa City of Davao. Kasi baka mas maging mapanganib po sa kanya yan. Ang mangyayari diyan, katulad ng mga dinala po sa Camp Crame na mga personalidad. Dahil mas secure po kasi ang Camp Crame. Diba kung matatandaan po ninyo nung nakakulong pa po si Senator Leyla de Lima, yung dating senador, eh sa Camp Crame po siya ikinulong. Ito pong sina dating senador o ang kasalukuyang senador na sina
Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada, nung sila po ay nakakulong pa, sa Camp Crami din po sila nakakulong. Ang primary concern kasi dyan, yung kanilang safety and security. Kapag ka sa mga city jail kasi, mas prone po sila sa yung kanilang kaligtasan, medyo malalagay po sa alanganin. Yan po yung mga posibilidad na maaaring mangyari dyan. Pero let's focus now dito po sa pagtatago nitong si Apollo Quiboloy. Sa susunod na mga mapapanood natin sa balita na ito, babanggitin po rito kung ano po ba yung mga kakaharaping kaso ng mga nagtatago sa kanya at yung kaukulang parusa kung sakaling mapatunayan na sila po ay nakikipagsabwatan kay Apollo Quiboloy para po makapagtago sa ating batas. Alin? Mark, itong tanong ko dito sa babala ng PNP, no? Binantaan nga yung mga tao na nagkakanlong dito kay Quiboloy dahil napakahirap na magtago nang nag-iisa, nang walang tulong ng iba dyan. At yung harboring a criminal, mabigat bang kaso yan? Well, Ali, yung harboring a wanted person, bumabagsak yan dito sa Presidential Decree 1829. Ay magpo-fall yan under dito sa obstruction of justice. May katumbas yan, Ali, na 4 hanggang 6 na taong pagkakulong at 1,000 hanggang 6,000 pisong multa. Nadinig ninyo? Huwag nyo nang tingnan yung piyansa ay yung fine. Kasi maliit na halaga lamang po yun. Pero sana nga mabago na po yung batas na yan, maamyendahan at lakihan po yung fine. Yung pagkakakulong. Pero ininyo, dahil lamang sa paniniwala ninyo sa duwag na tao na ito, na ayaw harapin ngayon ang kanyang problema, makukulong kayo ng 4 hanggang 6 taon? Mag-isip-isip kayo. Saka, kung talaga kayo nag-iisip ng tama, aalamin nyo ngayon ang katotohanan. At ang katotohanan na yan, makakamit nyo lamang kung magpapasailalim, magpapasakop, ito pong si Apollo Quiboloy sa ating batas. At yon ay mangyayari kung siya po ay susuko. Kaya instead na ipinagtatanggol ninyong mga didisit kayo, itong Apollo Quiboloy ninyo, hikayatin nyo siyang sumuko para once and for all, lahat po tayo. Malaman natin kung sino ba talaga ang nagsasabi po ng katotohanan. Huwag nyong ikatwiran na walang hustisya sa bansa po natin. Hindi po totoo yan. Dahil yung mismong sinusuportahan din ninyo na nagtatago sa batas, wala akong ibang tinutukoy kung hindi si Gerald Bantag, napatunayan niya na merong hustisya sa Pilipinas. Siya po ay sinampahan ng multiple counts of homicide noong 2016. At dahil po merong hustisya dito sa Pilipinas, napawalang sala siya. Oh, di ba? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, walang hustisya. Eh baka kaya nyo sinasabing walang hustisya dahil talagang may kasalanan kayo. May kasalanan ang sinusuportahan ninyo. Kaya naman, medyo sigurado kayo na makukulong sila kinalaunan. Kaya ang gagawin nyo na lamang, papaniwalain ang inyong mga sarili sa katangahan na walang hustisya sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.